tumutulong, maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong Bayan. Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Magandang araw po ng Lunes. Ayan, Lunes na naman, kaya eto na naman po ang inyong paboritong public service program sa DWIZ 882. Wala pong iba kundi ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Sa pangalan po ni Tatay Rani Ludovica, na ngayon po ay medyo busy lang po, pero okay na siya. Ito po si Mel Reyes, ang inyong lady. Ay, samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga dito sa himpilang todo ang lakas, DWIZ 882. Siyempre, hindi ako nag-iisa. Dito si Tess Nator. Magandang umaga, Tess. Ayan, magandang umaga po, Lady I. At syempre sa lahat po ng nanonood sa ating mga Facebook page. At syempre sa lahat ng nakikinig sa atin sa DWIZ. Yes. At syempre, dahil ngayon ay araw na Lunes, mag-alay muna tayo ng maiksing panalangin, Tess, ha? Yes po. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya po ng ating Panginoon. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Punong-puno na naman po ng pag-asa ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang mga taong may higit na pangangailangan kaysa sa amin. Unang araw po ng Agosto, Ama. Marami-rami na naman po ang araw na aming bubunuin bago po ang katapusan ng buwan. Nawa mas maging blessed ang buwan na ito kaysa sa mga nagdaan. Ano man po ang mga problemang bit-bit ng bawat isa sa amin, gabayan mo kami, Ama, at bigyan ng lakas, lalong-lalo na sa aming pananampalataya para hindi po kami bumitaw. Gawin mo kami, Ama, na iyong mga sundalo ng kabutihan. Ano man po ang meron kami, galing po yan sa iyo. At sana po ito ay maibahagi namin sa aming mga kapwa. Basbasan mo po ang mga nangangailangan. Ilangan, ituro mo po kami sa kanila para malaman po nila kung nasaan kami at mabigyan po namin sila ng tulong na mula po sa iyo. Ama, iligtas mo ang bawat isa sa amin sa lahat ng masama at kayo na po ang bahala sa lahat-lahat sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin, Ama, sa pangalan po ng iyong nag-iisang bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Yes, yeah. Ayan. Ang ganda pag umaga. Yes. Dagi tayong dapat nakangiti. Kahit kahapon puno tayo ng problema, dapat ngayon nakangiti kasi meron ka na naman bagong araw. Para, alam mo yun, alam mo, sabi nila pagka ikaw daw may problema, test na masyadong mabigat, bitawan mo. Mm-mm. Ibigay natin sa Diyos. Tama. Walang imposible eh. Correct. Diba? Amen. Walang imposible. No, misa't kala mo dead end. Yung pala yung dead end na yun, yun yung simula ng mas maganda. At sabi nga, hanggat tayo po ay humihinga at nasa mundo, ang ibig sabihin, hindi pa tapos ang ating Panginoon sa atin. Yes. May at may plan. Pag-asa. No? Yes. Habang buhay tayo ay may pag-asa. Yes, tama. Minsan yung panalangin, akala natin hindi ibinibigay, ayun pala kasi may mas maganda siyang inihahanda para sa atin. Eh. Or baka hindi talaga akma para sa iyo. Oo, baka mas makakasama, di ba? Kaya magtiwala tayo. Yes. At plano ng Diyos. Tama. At yan ang bit-bit natin dito sa programa nating Serbisyong Bayan ni Tatay Rani Ludovica. Pag-asa para sa mga nawawalan ng pag-asa. Sabi nga ng Tatay Rani, kami po ay ginagamit lamang ng Panginoon para po magsilbi sa inyo. Correct. To God be the glory. Yes, diba? Amen. Aha. Uy, congratulations kay Tatay, ah. Oo. Good, diba? Vibes, no, on a Monday at unang araw ng, yes, Agosto. Eh, talagang napakaganda. Congratulations po, Tay. Aha. Tatay Rani Ludovica, dahil isa siya sa mga awardee ngayon. Oo. Sa QCPD. Camp Karingal Ginawa. Camp Karingal, no? Ginanap. Ang aga. At doon din nag-flag ceremony ang ating. Oo. Kasi siya ang pinaka-chair, di ba, ng National Advisory Council. Oo. Yan pa para sa kapayapaan at kaayusan ng lunsod. Mm-hmm. Congratulations, Tay, dahil minsan pa napatunayan na nakikita ng iyong mga pinaglilingkuran yung iyong ginagawa. Correct, correct. Mm-hmm. At talagang napakatagal na niya, ha, na chairman ng Advisory Council, Lady I. Ah, hindi pala National Advisory Council. Yes, ayan. Advisory Council. Mm-hmm. Talaga namang nagpamalas, mm-hmm, ng kakaibang galing ang ating tatay sa, yes, pamamahala. Kaya hanggang ngayon siya pa rin. Oo. Ayaw siya palitan. At yan eh, nakaupo siya sa konseyo o hindi. Oo. Nandun kasi siya. The last past 3 years, mm-hmm, hindi naman tayo nakaupo, di ba? Hindi nakaupo ang tatay. Pero, mm-hmm,
hindi pa rin siya pinalitan. Tama. Eh kasi iba. Oh, iba, iba talaga. Idol. Lodi, ate, to kanina, may mga libreng sakay na naman po ang tatay, di ba? Nandyan yan sa may Litex area yata, no? Yes, yes. Oo. Mm-hmm. Eh, ang dami na naman pong naservisyohan ng libreng sakay ng servisyong bahay ni Tatay Rani. Mm-hmm. Yan ay tuwing Lunes, 6:00 ng umaga. Di ba? Nandyan na yan. Ayan, no? Servisyong bahay ni Tatay Rani, libreng sakay. Okay. Ayan. Siyempre, yan po sa makikipagtulungan na rin ng DWIZ 882. Mm-hmm. Ayan. So, kasama din natin dyan ng Quezon City Task Force. Uh-huh. Office of the Mayor. Oo, libre po yan hanggang EDSA para, uy, malaking bagay yan ha. Kasi una, may pamasahe ka nga, wala ka naman masakyan. Diba? Madalas ganun ha. Dahil napakahirap talaga na makasakay. Uh-huh. Ngayon ba ilang sasakyan na yan? Pito yung pinaparada natin dyan para sa libreng sakay. Dahil mm-hmm. dinagdagan nga ni Konseyer Rani yung mga sasakyan dati. Kasi 4. Uh-oh. Tapos dinagdagan niya, ginawa ng 7. Uh-huh. Para talagang mas matulungan yung ating mga kababayan. Basta yan po sa Litex, 6:00 po ng umaga nagsisimula ng bumiyahe yan. Mm-hmm. Para sa dalawa, tatlong biyahe tayo. Kung hindi masyadong traffic, nakaka-tatlong balik. Okay. Para maghatid ng mga pasahero. Usually, mahigit 200 ang naseservisyohan yan, yes. Diba? Oo. Ayan. So, i-avail nyo po yan ha. Tuwing Lunes, nandyan yan. Servisyong bahay ni Tatay Rani, libreng sakay. At syempre po, yung action center natin, tuloy-tuloy po yan sa Commonwealth. Pero ngayon kasi under construction siya, diba, Tess? Oo. Alam mo, Lady Aya, kanina lang, binalita sa atin ng ating mga kasamahan sa action center. Kahit na sinabi na natin na under renovation, para mas mapaganda ang serbisyo sa inyo, may talagang may pumupunta pa. At wala tayong magagawa kundi tanggapin yung papel. Kaya lang magdodoble-doble kayo dahil tatawagan kayo for interview. Yes, kaya kung hanggat maaari po, ay pagbigyan po muna natin na ma-renovate yung action center. At hindi naman po kayo magtatagal dyan dahil pinamadali rin yung pagpapagawa ng ating tatay rin. Oo, kasi ayaw ni tatay nang naiinitan sila eh. Correct. Kaya ang ginawa ni tatay, pinamamadali na niya yung construction para po yung pag-renovate dun sa lugar, para po mas marami tayo ma-accommodate sa loob, tapos hindi tayo pipila sa initan, di ba? Oo. At syempre, pero kung talagang pwede po kayong mag-drop by, kaya lang, mag-iiwan lang po kayo ng papeles. Correct. Oo. Para... Syempre, dapat kompleto din ang mga requirement. Yes, para hindi po sayang yung inyong pagod at pamasahe, di ba? Oo, pag matapos po niyan, pag okay na yan, ay sigurado pong nandiyan na ulit ang Tatay Rani. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi naman yan. Binibilisan na day and night ang paggawa, yes, di ba? Yes. Kahit Linggo. Oo. May nagtatrabaho doon. Eh kasi nga day and night din ang tao. Grabe, dati nagsimula tayo umaga 8:00, 9:00, nandiyan ang tao. Ngayon, 8:00 ng gabi. Oo, pumipila na sila. Kaya lang dinidiscourage natin yung ganun. Tama, oo. Kasi hindi naman po kailangan na ganun kayo ka aga, yes, na pumila. No? Oo. Total, talagang kahit anong oras po kayo pumunta naman, huwag kayo mag-alala, kahit marami pa kayo dyan, maseservisyoan po kayo. Yes, at dati 100 lang tayo. Yung ating pinaka-max. Pero ngayon, 200 na. 200 na. O, di pa rin kinakaya. Uh-huh. Ayan. Eh, kasi talaga marami nangangailangan eh. Okay. Diba? Ang karamihan, nakakalungkot, tungkol sa, pagpapadialysis. Mm-hmm. Nasa Wednesday, kasama natin si Dr. Roland Mendiola, ang ating doktor ng bayan, ng servisyong bayan, para i-discuss niya sa atin, bakit ba ganun? Bakit may mga tao na, ang bata, yung isang case natin, na ipapakita po namin sa inyo sa Wednesday, no? Ma-plug na natin. Eh, 22 lang siya. 23. Pero ang sitwasyon niya, stage 5. Oo, ayan. So, yan po, no? Oo, so abangan niyo po yan pati sa Wednesday. Pero today, eto muna. Napapanood po tayo sa test broadcast sa digital free na IZTV. Available po kami sa digital TV devices and TV receivers. Mangyaring scan lang po ang inyong mga digital TV at digital channel boxes para po mapanood ninyo ang IZTV. Sabayan din po tayo napapanood sa mga page po ng Flash TV, Anti-Crime Advocates Bayan Ko Mahal Ko at DWIZ 882. At syempre po sa atin po mga YouTube channels. Okay. Okay, ngayon naman, para masaya. Uy, alam mo. Ayun na. Ayun na pang pag-goodbye. Alam mo, kanina may kausap tayo si EVP, di ba? Sabi niya, tutuwa daw siya dito sa itlog, chicks, bigas, at hotdog. Pero, ayan, check natin bandang huli yung gatas. Bigas, talaga, bigas muna. Ang galing naman. Wow. Ang sweet, di ba? Sige, eto. Bigas daw ang ating pamimigay batay sa ruleta. Aha, ang sino kaya? Narito na ang limang mapalad
na napili natin na nakatutok na kagad ngayon ha. Ang sa aga? Napakaaga. Mm-hmm. Narito si Heartlyn Coronel de los Santos. Yes! Ang pangalawa si Mari Cris Balobal. Uh-huh. Ang pangatlo si Rose Valiente Lavendia. Bago yan ah. Oo, bagong pangalan. Mm-hmm. Ang pang-apat si John Emmanuel Garcia. Mm-hmm. At ang pang-lima si Jen Moratillo Ibarita. Ayan, i-remind lang natin Lady Ay. Mm, kasi sige. Dahil parang bago ang kanilang mga pangalan, uh-uh. Kayo po ay magmensahe agad dito sa ating Flash TV page, no, Messenger. Mm-mm. Ng inyong pasasalamat at sabihin kung saan kayo napili. Mm-mm. At mag-iwan po ng detalye ng inyong full name, address na nahahanap. Okay. At contact number na sumasagot. Natatawagan at sumasagot. Kasi yung iba nagbibigay na number, hindi naman sumasagot. Katulad ng isa tinatawagan natin. Hopefully, bago matapos yung programa, matawagan siya. Kasi sayang ang kanyang paghihirap na makontakt tayo tapos wala naman pala siya. Diba? At remind lang po natin, ha, dapat makapag-message kayo during our live program or 1 hour. After ng programa. Uh-huh. Ayan. Okay. So ngayon, para masaya na, tuloy-tuloy na tayo, meron tayong unang pasaload ng buhay. Ayan. Makakausap natin yan sa pamagitan ni DJ Hans, ang ating Golden Call Boy. Magandang umaga sa iyo, Hans. Yes, magandang umaga. Nangyari. Ayun. Nagulat ka. Oo. Akala ko lalabas siya sa TV. O nga, biglang lumaki. Mabuti ang ganda ng ipin ni Hans. Ganito yan eh. Oo na, sabi ni Hans. Alam ko, malaki na ako. Pero wag naman sobrang laki. Buti isa nga kapag pumutulog yung ruleta, akala ko yung chan ko yun. Bitum na. Buti malinis yung ngipin niya ngayon. Nag-toothbrush siya. Kung ngayon naman lumiit. Ay, kahapon. Ay, kahapon. Oo. Sige, sundan buti, mo. Hindi po si pang ulam niya. Sundan mo mamaya, ah. Aya, inulit. May galit sa'yo, cameraman mo. Okay, Hans. Ano ba, sino ba itong case study natin ngayon? Yes, happy August muna, no? August 1 ngayon at talagang happy Monday po para sa ating lahat. Uh-huh. At para po sa pasalood ng buhay, ang ating makakausap ngayon ay isang 62 years old mula sa Lupang Pangako, Barangay Payatas, Quezon City. Uh-huh. At siya po ay humihingi ng tulong pambili ng makina para daw siya ay makapanahi ng basahan at pot holder. Ayan, at nasa linya po natin ngayon si Susana Balbada Testin. Magandang umaga, Nanay Susana. Magandang umaga po. Good morning po, ma'am, sir, sa inyong lahat. Mm-hmm. Aling Susana. Yes, ma'am. Oo, bagong lahat, paano mo natuklasan itong ating programa? Pumunta po ako kasi nakita ko po na maraming nakapila. Nagpakasakali lang po ako kasi ako po ay dating ni Tatay Rani, street leader. Mm. Nag-try lang po ako kasi matagal na po ako na walang trabaho. Wala po akong asawa. Mm-hmm. Ayan, napili ninyo ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na isa ako sa napili. Mm-hmm. At maraming salamat. Wala pa man yung tulong. Maraming salamat po kay Tatay Rani Lodibica. Ayan. Opo. Oo. Kasi gusto ko po magkaroon ako ng hanap buhay na sarili para naman sa pang-araw-araw ko. Kaya humihingi po ako ng tulong. Mm-hmm. So dati kang mananahi. Tapos, nag-abroad ka, naging domestic helper ka. Opo. Anong nangyari sa sa pag-abroad mo? Nagkaroon po ako ng problema kasi nung umuwi po ako, imbis na akala ko may madadatnan ako na pamilya na masasabi. Mm-mm. Yung pala yung mister ko na ngapit bahay. Ah, sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay. O kaya pala, alam mo yan ang problema talaga sa nag-a-abroad, sa mga OFW, nasisira, yung maraming kaso nasisira ang pamilya. Oo. So ngayon ang mister mo may sariling pamilya, ibang pamilya na? Opo, may anak na po. Ikaw, ang anak mo, 5. Opo, pero yung panganay ko po, babae na matay. Oo. Ngayon po, 4 ang anak ko, 3 lalaki, tapos bunsong babae. May nag-aaral pa? Ay, wala na po. Lahat na po sila may pamilya. Okay. Kaya lang po,
kaya po ako humingi ng tulong kasi hindi naman lahat ng araw na kailangan ko yung pagkain ko. Mm-mm. Tsaka yung iba ko pang pangangailangan, hindi naman nila matugunan sa pang-araw-araw totally. May tulong pero hindi talaga maano na araw-araw mayroon silang iaabot. Kaya gusto ko rin may sarili akong income para sa pang-araw-araw ko, ma'am. Okay. So, alam mo, ano yan eh, dilemma yan usually ng isang single mother na pag malalaki na yung mga anak. At saka talagang tayong lahat ganun, dapat naghahanda tayo sa pagtanda natin. Si nanay ngayon ay 62 years old na po. At ang nais niya talaga, makapanahi ulit kasi wala siyang trabaho. Tapos ito, nakikikabit ka lang pala ng ilaw at nakikiigib ng tubig sa kapitbahay nanay. Opo. Buti po papayag. Opo naman, kasi pag may pera naman ako, halimbawa may nagbigay sa anak ko or nakapanghiram ako sa mga sa kumari ko, nagbabawas-bawas din po ako ng utang. Ah, okay. Ganon. Opo. Saan ka ngayon nakatira? Solo kang namumuhay? Dito po. Opo. Oh, solo. Nag-isa lang po ako, pero minsan yung anak ko na pumupunta ng Montalba, nangangalakal, minsan nag-ayos ng motor, minsan nandito, minsan wala. Kaya nag-isa lang po ako. Maswerte ka pa rin, nanay. Alam mo kung bakit? Sa boses mo pa lang, alam ko, healthy ka. Oo nga. Parang opo, healthy. Thank you, Lord. Amen. Alam mo, yung boses ni nanay, parang 40 plus lang. Kaya nga eh, hindi ko akalain na senior citizen si nanay. 62. No? Oo. Salamat po. Kasi thank you, Lord. Mukhang masayahin ka kasi nanay eh. Opo. At saka, ano po, kahit din po ako ganito, tumutulong din po ako lalo na sa mga senior natin ngayon. Mm-mm. Yung hindi na-include yung pangalan, nasa 70 na, nasa 80 na, hindi nila alam kung paano ang mai-include yung pangalan nila para makatanggap ng social pension. Sinasamahan ko po sila sa City Hall, kaya masaya rin po ako na ganun lang. Kahit walang ibigay, basta may pamasahe lang. Okay. Eto, Nay, para mas masaya ka, pupuntahan ka ng aming staff, ha? Para doon sa makina mo. Dadalhin nila yung makina mo sa'yo. Ay, salamat. Dahil yun ang nirequest mo, dadalan ka namin ng nirequest mo. Yun yung makinang panahi. Di padyak. Ay, salamat po. Opo. Oo. Kaya yung telepono mo, nanay, hawakan mo lang lagi, ha? Para pagtawag ng staff, masagot mo. Opo, ma'am. Kaya lang kung minsan kasi walang load, kaya yung nagiging ano ko. Pero load. Masasagot po. Okay, kahit wala kang load. Kahit wala kang load. Linya naman to, Nay, eh. Oo, pag ikaw tinawagan. Sige po, maraming salamat. Oo, ayan, total, sa lupang pangako ka lang naman sa may payatas. Unang-una po sa lahat, sa ngayon, wala pa man yung blessing ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na unang-una kay Tatay Rani Ludivica, bigyan pa ng lakas at yung power na makatulong siya sa iba. Ganon din po sa inyong mga staff. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Sige. Naya, pag nakagawa ka na ng basahan, tatawag-tawag ka din sa amin. Baka malay mo gusto namin bumili. Oo. Diba? Opo, ma'am. Oo, opo. Ha? Okay, opo. Ingat ka parati, Nay, ha? Kasi salamat, alam mo na, kahit marami. Malakas tayo, dahil hindi na bata, kailangan pa rin todong ingat, ha? Okay? Amen. Thank you po. Salamat po sa tiwala, po. Nay. Ayan, DJ Hans, ha? Salamat din po. Opo. Hans? Po. Yes, Lady I and Ma'am Tess. At yan nga po ang ating pasaload ng buhay ng serbisyong bayan ni Tatay Rani sa DWIZ 882 at Flash TV. Hans, teka lang. Yes, parang kanina ang laki mo, muti ka lumabas sa screen. Ngayon naman parang nasa ilalim ka, nagulat ka, bigla kang lumabas. Medyo magulo ka ngayon. Magulo ngayon ang aking ano, ang aking signal. May ina-signal mo ngayon. O sige, Hans. Yes, at ako po, si DJ Hans, nag-iiwan at nagsasabing, minsan ang love parang buwan. Uy. Iiwan ka rin pagdating ng araw. Back to studio. Ganon. Wow. Ayan, dilakihan ulit. May galit kay Hans. May galit natin. Ay, wait, teka lang. Ano daw? Minsan ang love parang buwan. Parang buwan. Iiwan ka rin pagdating ng araw. Uy, huwag kang ganega. Huwag naman ganon. Hindi lahat, oo, ha? Grabe ka naman. Hindi pa nga namin napapatunayan na totoo yung forever, eh. Nega ka na kaagad. May hugot! Ang bitter. May hugot daw. Oo, engineer. May hugot talaga. Alam mo, dito kasi sa servisyo ba ni Tatay Rani, mahirap mag-boyfriend dito.
Kasi busy. Ito busy, si mawawala ng oras. Oh, ito si Asha, yung ang kabako eh. Kaya yung mga bago sa atin, tanong ko, may boyfriend ka na ba? Pag sabing wala, naku, dapat nauna yung maghanap. Kasi anyway, ito po naman, sunod na natin yung mga nabigyan, no? Yung mga nanalo po. Nahatid na kasi sa kanila eh. Yes. Yung mga chicks, itlog, hotdog at bigas. Ito diba? Yung mga sumagot sa telepono at oo, nahanap ang bahay. Ano ba kasi nangyari? Parang yung bigas, di ba? Maraming hindi nakasagot. Oh, ayun pala. Ng telepono. Oo, nakakalungkot. Yung ating Friday. Hindi ma'am, hindi sila nakatutok sa atin. Oo. O napili kayo, hindi ninyo naramdaman. Ayan, sayang. Kasi po ganito, pag natawag kayo, magpasalamat po kayo kaagad sa amin pong page, dun sa Flash TV page. Pag hindi po kayo nakapagpasalamat, nandun na din yung detalye ninyo, okay, contact number, address, ayan, 1 hour after live, wala na. Opo. Mafo-forfeit yun, yeah, sayang. At sa totoo ha, gustong gusto ipamigay ni Tatay Rani yan. Ayaw niya, kaya naman parang sikip yung bodega. Parang kayong ayaw, no? Hindi naman natin pwedeng ibigay, kailangan sumunod tayo dahil meron tayo. Yes, unfair naman sa sumusunod. Yes. Unfair naman po sa iba na nakatutok. Yung iba kasi, Lady Ay, magbubukas lang, tapos magle-left na. Oo, tama. Hindi niyo naramdaman na kayo ay napili na pala. Oo, tama. O kaya ito, alamin natin yung mga nakasagot, nakasunod yes sa ating rules, di ba? Sa ulat po ni Sian Sagales. Magandang umaga, Sian. Magandang umaga, Miss Tess at Lady Ay. Nakakabusog na ayuda. Sagot na yan ang ating Tatay Rani. Walang tigil na pagpulong. Pangako'y ito'y mapagpapatuloy. Congratulations sa ating mga winners at solid viewers na walang sawa sa pagtutok. Nag-comment lang sa serbisyong bayan ni Tatay Rani sa Flash TV, Anti-Crime Advocates at DWIC 882 may iahain na sa hapagkainan. Sinadya ng ating programa ang mga lugar na tulad ng Payatas, Bagong Silangan, Barangay Basra, Lupang Pangako, Barangay Commonwealth at iba pang lugar dito sa Metro Manila. Patuloy din ang paglawak ng ating pulong dahil naabot na rin natin ang mga lugar sa labas ng Quezon City gaya ng Antipolo City, Montalban, San Mateo Rizal, Bulacan at Zamboanga, Sibugay. Sa nagdaang linggo ay nakapamahagi tayo ng 15 dosenang itlog, 15 hotdog, 17 bigas at 15 chicks ni tatay. May panggastos na rin ang ating mga maswelteng nanalo ng cash dahil namigay din tayo ng 5,300 pesos. At syempre, hindi mawawala ang pa-digibox ni tatay. Marami at malinaw na channels ang handog para sa ating tatlong winners. Mapapanood na rin nila ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Mag-scan lang at pumunta sa ICTV at patuloy na tumutok para sa mga darating pang sorpresa. Ano pang hinihintay mo? Baka ikaw na lang ang hindi pa nananalo. Bisitahin ang aming social media accounts, i-like at i-follow ang Flash TV at Anti-Crime Advocates sa Facebook at YouTube para updated ka sa mga sorpresa ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. I-share lamang ang ating live program at i-comment ang inyong pangalan, contact number at syudad o probinsya kung saan kayo nakatira. Tandaan na kapag ikaw ang natawag na nanalo, ay mag-message lang sa aming Facebook page na Flash TV during live o isang oras pagkatapos ng ating programa. Paalala lang na dapat kayo po ay nasa wastong edad na o 18 pataas. Muli ito ang hatid tulong sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Sian Sagales ng Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Sian Sagales. Napakagandang pag-uulat. Ang galing na niya mag-report, yeah, di ba? Wala akong masabi. Congratulations. Anak natin yan sa Flash, eh, di ba? Yeah. Oh, wait, teka lang. Bagot, alam ko naman meron tayo mami ipapamigay. Pero kasi, total, meron namang hindi tayo nabigay noong nakaraan. Talaga nakikiusap siya sa bigas. Hmm. Si Nadine Balisi. Okay. Oo, pansaing lang daw, sabi niya. Nadine, ayan, bigas, meron kang bigas sa singit na natin. Magpasalamat ka kaagad para ipadala mo yung details mo dun sa Flash TV para po mapadala sa inyo yung iyong bigas. Uh-huh. Ayan, so tuloy-tuloy tayo. Tess, kasi diba nalilito sila kung ano yung mga dadalhin, ano yung mga kailangan ipresenta, paghihingi sila ng tulong. Ano ba kapag kunyari medical? Pag medical po, kailangan ng medical abstract o kaya po latest na reseta. May date yun dapat. Tirok lang naman, yes. Pero may date dapat. Tapos yes, may pirma ng doktor. At may pirma ng doktor. Mm-hmm. Tapos po, meron kayong kailangan indigency galing sa inyong barangay. Indigency mm-hmm certificate. Xerox po ng valid ID.
At kung halimbawa po kayo ay hindi mismo yung pasyente, kailangan po magdala kayo ng picture ng larawan ng mismong pasyente na magpapakita ng picture or video. Yes, picture or video na magpapakita ng sitwasyon niya. Okay, tapos iyon may timestamp pa. Latest yung picture, di ba? Oo, kasi yung iba, hindi naman po sa kami po ay nagdududa sa inyo, pero marami po talaga kasing nagsasamantala. At ito yung isang paglilinaw pa ha. Hindi po, kasi ganito yung iba, pamilya po ang pumipila. Correct. Doon sa ating action center. Ang ginagawa nila, iba yung concern ng isa, nung anak, nung kapatid, ganyan. Isa lang po sa bawat pamilya muna. Pagbigyan naman natin yung iba, yes. Napakarami pong nangangailangan. Napalad na tayo kung mapipili tayo. Oo, 'di ba? Hindi po kasi yung iba nagtatampo, 'di ba? Dahil sabi nila magkakaiba sila ng concern. Opo, alam po namin 'yon, pero pumipili po tayo sa isang pamilya, isa lang po. So yung may pinakamabigat na problema po sa inyong pamilya, 'yun po yung inyong papuntahin. Tama po. 'Di ba? O kasi pasensya na po, pero we can only do so much and give so much din, 'di ba? Syempre, yes. Dahil po yung pinamimigay po ng tatay, hindi po ito galing sa kung saan, kung kaninong politiko, o kung hindi po, galing po ito talaga sa kanya. Sa sarili niyang bulsa. Yes. Yes. At pinaghihirapan din po ng ating tatay Rani yan, ha? Okay, so time check muna tayo, ha? Diyan lang po kayo. Babalik kami ni Tess Nator dito po sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Ang oras sa buong Pilipinas, 10:30 ng umaga. Nagbabalik ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Tatay tayo. Napakadaling lapitan basta. Okay, balik na tayo. Serbisyong Bayan ni Tatay Rani pa rin po. Ito pa rin si Lady I sa pangalan ni Konsehal Rani Ludovica. Kasama ko po si Tess Nator. Ngayon naman, sundan na natin. Meron tayong tulong patrol update. Meron siyang cutaneous lupus. Ito'y natulungan natin. Alamin natin ang kanyang sitwasyon ngayon. Sa pamagitan po yan ng ating tulong patroller, si Harold Villalino. Magandang umaga sa iyo, Harold. How was your weekend? Good morning. Yes, magandang umaga. Lady ay kasamang test, skin disease. Yan ang sakit na nakuha ng isang ginang dahil sa stress. Kaya naman binigyan solusyon ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani ang dahilan ng kanyang stress. Panoorin natin ito. Quezon City. Narito po ako pang humingi ng tulong sa aking karamdaman ngayon na cutaneous lupus. Nahihirapan po ako sa kalagayan kong ito, kaya ako humingi ng tulong sa inyo dahil kinukulang po ang aming financial dahil yung asawa ko lang po ang nagtatrabaho sa amin. Ipinaliwanag ng ating doktor ang sakit na iniinda ni Nanay Aileen. Yung lupus or skin lupus na tinatawag natin, autoimmune kasi ito. Ibig sabihin, yung immune system natin, hindi po siya balanse. Merong overactivity yung immune system mo, ina-atake mismo yung sarili mo. Ang number one factor kaya ka nagkaroon ng ganito, hindi naging balanse no, yung immune system, stress. Kung papala rin na matulungan niyo ako, ba't matuloy-tuloy yung gamutan ko kasi nahihirapan po ako talaga. Hindi ako makakilos kasi sobrang paglalo na ngayon sa amin, ang init-init. Hindi ako makakilos. Tapos sabi ng asawa ko, may time din na mayroong tutulong. Kaya sana humingi ako ng tulong sa inyo na matulungan niyo ako. Yes, so siguro kaya para matanggal ang stress niya, bigyan natin ng pangkabuhayan showcase. Oh, yes. Yan ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Tunay ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang mga natutulungan. Kaya naman, si Nanay Aileen, sobra ang saya nang makarating sa kanilang tahanan ang kabuhayan showcase na ipinangako ng ating tatay. Bukod dyan, binigyan din natin siya ng bagong electric fan. Pero hindi pa dyan natatapos ang sorpresa na handog ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani para kay Nanay Aileen. Dahil lang JT Hardware and Construction Supplies ay meron ding handog na materyales para mapalagyan na ng kisame ang kanilang tahanan. Papa
nagpapasalamat po ako sa serbisyong bahay ni Tatay Rani na binigyan ako ng pangkabuhayan. At sa GT Hardware and Construction Supplies, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil magkakaroon na po ako ng pangkisami. Hindi na ba ako mainitan at lubos ako nagpapasalamat dahil sa inyong tulong. Nawa pagpalain pa po kayo upang marami pa po kayo natutulungan na kagaya ko. Salamat, salamat po. Okay, Harold. Ang ganda. Good vibes naman yan. Uy, kuna, balikan nyo siya, Harold, ha? Kapag kinukonstruct o after construction ng kanyang kisame, ha? Para mapakita pa rin natin dito. Ha? Tapos kumustahin natin yung kanyang negosyo. Good vibes talaga, no? Oh, on Monday. Yes. Ang ganda. Naku, may bonus ka kay ano, JT Hardware and Construction Supplies. Boss JT, salamat, ha? Salamat sa support. Kasama talaga natin yan dito. Yes. Diba? At sana yung kabuhayan ni nanay, yung pangkabuhayan ni nanay na ibigay ng programa. Sana lumago. No? Oo, diba? Palagi ko palalaguin niya yun talaga. Mm-hmm. Kasi, diba no, Harold, yun talaga yung kailangan niya. Oh, actually po, pabili na po sila ng bagong stock kasi naubos na po daw agad yung kanila. Wow. Na unang nabili natin sa kanila. Wow, okay. Oh, 'Di ba? At syempre pala, salamat din kay General dun sa electric fan. Yes. Oo, 'di ba? Ang bilis talaga ng request, eh, no? Oh. Pero no, test napansin mo, ang layo ng mukha ni ate dun sa bago siya nagkasakit, no? Talagang yung stress, nakakapangit yan eh. Kaya nga. Lalo yung may sakit ka talaga. Ang isa kasing nakakapagpa-stress sa may sakit, masakit na yung nararamdaman mo. Mm-hmm. Namumroblema ka pa kung saan nakukuha ng pampagamot. Alam mo kung bakit? Sabi nga, di ba, ni Doc Roland, autoimmune dahil sa stress. Mm-hmm. Di ba? Alam mo, ang stress, kailangan matutunan natin yan dalhin, di ba, Harold? Kasi yes, kapag ikaw, kinain ka ng stress, yan ang mangyayari sa'yo. Oo. Kaya kailangan marunong daw tayo magdala ng stress. Paano madadala mo yung stress? Sabi ko nga, pag di mo kaya yung problema, bigay mo sa Diyos. At ang pinakapangit na sitwasyon, wag natin titingnan sa negatibo. Meron at meron tayong matututunan. Mm-hmm. Diba, Harold? May positive side. Yes, tama po yan. Mm-hmm. Tingnan mo siya, Harold. Positive lang po palagi. Tama. Tingnan mo siya. Pero Harold, ikaw ba ipapasok sa militar? Ang taas na masyadong mela. Masyadong tagas yung dilid. Masobrahan. Buhay pa ba? Buhay pa ba? Gay na natin yan, Harold. Papulis natin. Yeah. Pero ang fresh ni Harold. Kinasakang katuloy ng baril. Kasi tina mo, itim kasi yung servisyong bayan, di ba? Hinahanap ko yung buhok ni Harold eh. Kinahanap ko itim. Umaagot eh. Oo. Ako rin nahanap ko rin. Nahanap eh. Natatabunan na. Natatabunan na. Anyway, salamat, Harold. Yes, maraming salamat, Lady Ay, at kasamang Tess, no? At para sa tulong patrol ng servisyong bayan ni Tatay Rani, ako si Harold Villalino sa DWIC 882, ang himpilang may todong lakas at Flash TV. Maraming salamat, Harold Villalino. Okay, ngayon naman, isingit nga natin to si, mamaya, malay mo, umikot pa tong ano natin. Maya-maya, antabay ka lang dyan. So, kanina, eto. Sige na, sige. Kasi singit. Oo nga. Nagsasalta. O sige na, hindi. Yun naman talaga yan, di ba? Hindi natin alam kung kailan papasok. Paikutin ang ruleta ni Tatay. Ayan na. Ano kaya? Ay. Ang hotdog ni Tatay. Kunyari si Lady ay mag-endorse ng hotdog ni Tatay. Ayan. Sa para naman to sa hotdog ni Tatay, narito na ang napili si Marilyn Villanueva Reli. Ang pangalawa, si Tocerero Jean Dacer. Wow daw. Para... wow daw. Yeah. Pangatlo, si Silwell Concepcion. At ang pang-apat, si Ana Marie Lantaka. Mm-hmm. At ang pinakahuli, si Janice Serrante. Ayan, congratulations. I love it. Magkunyari magko-commercial na si Lady Ay ng hotdog ni Tatay. Nga, ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng hotdog ni Tatay. Malaki, masarap, organic. Tandaan. Oh, yeah. Hotdog ni Tatay. Oh, yeah. Ang lamig na wala mo. Ayan. Totoo si Engineer. Okay, ngayon na tuloy-tuloy tayo pa sa loob ng buhay ulit tayo. Meron na namang humihingi ng tulong. Oo, andyan na siya sa linya. Diretso na natin to, no? Oo, yan. Meron siyang inihingi na pangkabuhayan. Nasa linya po ang si Miss Mary Ann Aquino ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Magandang umaga sa iyo, Mary Ann.
Magandang umaga po, ma'am. Oh, ito si Lady Ay. Absent si tatay, pero yung magic niya nandito pa rin. Pinasa sa amin yung test na to. Okay. So, Mary Ann, konting kwentuhan muna tayo, ha? Ikaw ba ay may asawa? Meron po. Meron po akong kasawa po na kasi nakipag-iwalay po ako. Meron po akong palitan. Ma'am, nanaka ko lang po ngayon siya, ma'am. Kakaringal po. Magpa-2 months po. Anong naging problema? Bakit siya nakulong? Ikikento ko na po kay... Ayoko na pong mag-sinungaling. Except po yung kasi niya. Okay. Okay. Oo. Ilan ang anak ninyo? Bali po, doon po sa una kong asawa. Meron po akong tatlong anak. Ngayon po dito po ay may... Ano po, 5 anak po. Bali, siyam po yung anak ko, namatay po yung isa. Siyam ang anak mo. Ikaw ay 40 years old pa lang, so pwede ka pa nga maghanap buhay talaga. So sa ngayon, habang nakakulong si Mister, ano ang inyong ikinabubuhay mag-iina? Naglalabaga po ako mga kapatid ko. Isang linggo po, 2 beses po. Isang po, ano, 1 beses. Hindi po pare-pare. Okay, magkano naman ang kinikita mo sa paglalabada? Kaya ko mga kapatid ko naman po, hindi naman po ako namin braso. Magkano po yung tinatanggap ko po? Ah, okay. Oo nga, dahil kapatid mo, no? Pero yung bigay-bigay na yon, mga magkano, para at least may idea kami? Ano po, mga 300 po, ganapan. Mm-hmm. Okay. So ngayon, may nag-aaral ka pang mga anak? Naku, yun man, nag-aaral po. Bali po yung pangpulta na ano. 1 years old po. Naku, lahat. Yun, oo, yun yung pinakamalaki yung problema, no? Dahil lahat talaga nag-aaral. At nakakatuwa rin naman si ate kasi... Mm-hmm. Kahit mahirap ang buhay, laban lang. Talagang pinag-aaral niya. Oo, laban lang siya. Sisikapan niya mag-aral yung mga anak niya. Okay, dahil ikaw ay masikap na nanay at hindi ka bumibitaw, ano ang gusto mong tulong ngayon sa ating Tatay Rani? Yung nga po, kaya po ako nagpumilit na makapasok po dito sa aming tatay para po makahingi po ng... Pag-ano po na rin pagkain po sa araw-araw. Kasi-sakay pa po, ma'am, yung bubong namin dito, ma'am. Bukas-bukas po kasi, ma'am. Oo, unahin muna natin. Di ba sabi mo, ikaw ay naglalabada lang. Oo, ikaw kung mag-anap buhay ka, anong ano mo, ano tong request mo sa tatay? Ako po, hindi naman po ako masayang sa trabaho ko. Ma'am, at nagtitrabaho, hindi po ang hindi kay tatay. Magaling po ako ng trabaho po. Trabaho ang iyong hinihingi. Oo. Sa pang-araw-araw po, ma'am. Oh, yung dun tayo sa pang-araw-araw, no? Kasi siyam yung anak mo. Siyempre, binabantayan mo to. Kailangan, May one year old. So, hindi ka pwedeng alis ng bahay. Wala naman tayong tagapag-alaga, di ba? So, kung bibigyan ka, nabanggit mo kasi dun sa action center. Sa action center siya, di ba? Lumapit. Na gusto mong gumawa ng, ano, ng embutido. Opo, ma'am. Nagtitinda po akong imbutido kasi nag-pandemic po, kaya po nahinto. Nagtitinda na siya. Dati na siya, kaya lang nahinto. So, kailangan mo ngayon ng puhunan para doon? Opo, ma'am. Okay. So, Tess, siguro para matuloy niya yung negosyo niya na yon na pag gumagawa siya ng embutido. Magkano ba yung ginagastos niya dati? Magkano ba yung puhunan mo dati, yung dati pinapaikot mo? Dati po, ma'am, kasi puhunan po ako, ma'am, ano eh. Mga 800 po. 800. Tapos ilan ang embutidong nagagawa mo noon? Conforme po, ma'am. Conforme pa? Conforme. Okay. So, okay, conforme pa. Kasi ang presyo ko po sa embutido, 10 pesos po, ma'am. Okay. Siguro dahil siyam yung anak eh. Paus na paus pa si ate. So gagawa ka... Ma'am, nabinat ako, ma'am. Nabinat po kasi ako. Nag-interview nga po ako dun sa... Ano ni tatay? Pero po hindi sa akin yung nag-interview po. Pero ngayon okay ka na? Medyo na po. Okay na po. Okay. Siguro, Tess... dahil talagang ano eh, siyam ang anak niya. So bukod sa embutido, mag-isip ka pa ng ibang pwede mong pagkakitaan, ha? Na nasa bahay lang. Oo, na nasa bahay. Siguro bigyan natin ng ano rekomendasyon mo, Tess? Ikaw? Hindi kasi 800 lang naman yung kanyang puhunan doon. Yes, oo. Pero syempre, sa siyam na anak at wala naman yung asawa niya. Oo. Sigurado may mga utang pa to. May mga pangangailangan kahit pambili ng bigas. Siguro naman kung nandito ang tatay, ganun din ang busy kasi ang tatay ngayon kaya hindi nakatutok sa atin. Yes. Meron siya session ngayon, ano? Mm-hmm. Siguro, Lady, ay bigyan natin siya ng... Magkano?
5,000. 5,000. Ayan. Ayan ang recommendation ni Tess. Ate, okay ba sa iyo yung 5,000? Okay ba? Okay na po, ma'am. Okay. Malaking tulong na po yun, ma'am. Oo. Oh, oh. Oy, ikaw ha, huwag ka nang, huwag mo nang dadagdagan niya yung siyam na anak mo. Oo. Ako, ma'am. Baka paglaya, baka paglaya ni Mister, eh, maging sampu. Ini-imagine ko lang. 40 lang eh. 40 years old. Pa. Tapos siya mang anak mo. Ano yun? Taon-taon ka nanganganak? Hindi naman po, ma'am. May mga lalagtaw din naman po. Malambing siguro itong si ate. O, ngiti ka na. Salamat mo. Okay. So, ito, paano mo na muna nalaman yung ating programa? Bali po, ma'am, na naman. Unanda po sa barangay, ngayon sabi meron nga pong tulong sa tatay para po sa katulad ko pong ngayon na mag-isa po sa buhay, kaya magsinika po ako na makapunta doon sa ano ni Tatay Rani po. Okay, itinuro ng Barangay Holy Spirit. Okay, so Mary Ann, anong gusto mo sabihin kay Tatay Rani bago kita pakawalan? Sabi po, nagpapasalamat po ako. Malaking tulong po yung binigyan niyo sa akin. At sana po, marami po pong matulungan yung programa tayo. Maraming salamat po. Okay. So, Mary Ann, hintay mo yung tawag ng aming staff ha para mapadala sa'yo yung 5,000 piso, okay? Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Alagaan mo yung mga anak mo. Bye-bye. Ayan. Si Mary... Opo, si Mary Ann Colyantes ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. 5,000 piso. Doon sa 5,000 piso, makakabili na rin siya ng mga gamit ng anak niya. Kasi lahat nag-aaral. Lahat nag-aaral, grabe. Siyam lang naman yung kanyang anak. Pero namatay nga namatay kasi isa, so walo. Pero meron po kasi siyang isang taong gulang na anak na pinapagatas pa. Tiyak, nagagatas. Ay, okay. So, tulong patrol. Okay, talagang paningit eh, no? Sino dyan? Chick si tatay o itlog ni tatay? Sige, sige. Itlog ni tatay. Tama ako. Ang grabe, bigat kasi. Malaki kasi yung itlog, di ba? Mabigat. Ayan. Sino mabibigat? Delicious! Tess? Ayan. Ito na po yung ating mga napili para sa itlog ni tatay. Na una na sa lista natin si May Diaz, si Osang Alipao. Ayan, gusto ko yung tugtog, ha? Mm-hmm. Number 3, si Dali Aiza Dulaca Escobro. At ang ating pang-apat, si Melanie De Unon Rivera. At ang pang-5, si Ray Turtal Sanoy. Ray Turtal Delicious! Sanoy. Okay. So mag-message na sila. Paalala uli namin, mag-message kayo dahil ito gustong ipamigay ng ating Tatay Rani. Ha? Sana po ay makapag-message kayo ng inyong detalye sa ating Flash TV Messenger habang tayo ay live at after 1 hour po ng ating programa. Mm-hmm. Now naman, dahil tapos na yung ating pangatlong paningit, eto meron naman tayong tulong patrol update nandyan sa mga pasalod ng buhay nung last Friday to test. So, naipadala na sa kanila. So, nandyan naman sa Zoom ngayon ating kasama si Rani Barbo. Magandang umaga sa'yo, Rani. Magandang umaga po, Lady Ay at Ate Tess. Siyempre, mula Quezon City, umabot na sa Rizal at Capiz ang hatid tulong ng ating tatay. Lumipad. Pakinggan ang kwento ng mga nahatiran natin ng bagong pag-asa. Nanay, ito, anong kailangan ngayon ni Mang Lorenzo? Kasi di ba na-stroke siya 2 years ago, pero ito sa video, nakakatayo naman siya. Pero iba yung pinapakita, ano itong nasa kamay niya? Paralyze nga po yung kamay niya, tapos nagkabukol pa po. May tatawag sa yung staff namin, bibigyan ka muna ng 5,000 piso ni Tatay Rani. Ngayon, nag-text siya, nanonood kasi siya. Maraming salamat po, Sir Rani. Sa tulong niyo po sa amin, sana po marami po kayong matulungan gaya sa amin na hirap. Matulungan po ito sa amin. Problema sa pambili ng gamot? Yan ang isa pa nating nasolusyonan. Anong tulong ang kailangan ninyo kay Tatay Rani? Pandagdag lang po sana kung pagkakalooban po para po sa karagdagang pambili ng gamot sa creatinine. Mm-hmm. At saka yung ine-inject po na ipowitin para po sa kanyang kidney. Flory, bigyan ka muna ng programa ni Tatay Rani ng 5,000 piso para mabili mo na itong kailangan ni Nanay. Sige
sa dili kamera doon. Magpasalamat ko sa binigay ninyo sa akin na uaay patubayan kayo. Kahit sa sulok ng Pilipinas, handa kang tulungan ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Okay, Rani. Tatay tayo. Yes, Lady I. Ah, nakakatuwa, no? Iba talaga, no? Pag nakita mo na sila sa video, tama. Yung kausap lang natin sa telepono, tapos makikita natin, talaga mga tao silang nangangailangan. Yes. Uh-huh. So, Rani. Yes, para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani, ako si Rani Barbo sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas at Flash TV. Maraming salamat, Rani Barbo. Si nanay na yung nandun sa Capiz. Diba? Mm-hmm. Oo. Nakarating na rin tayo sa Romblon. Kaya nga. Diba? No, ang lalayo. Rizal, diba? Ang dami. Mm-hmm. Ang layo na natin talaga. Ang ibang layo na talaga ang tulong Tatay Rani. Walang dahilan para hindi kayo maabot. Oo. Ng tulong ng serbisyong bayan. Kung yung pong mga natatawag namin sa hotdog, itlog, bigas, diba? Yung mga yan po, pagka malayo po talaga kayo or outside Quezon City, ayan, pinadadala po namin cash na. Yes. Kino-convert na natin. Kino-convert natin sa cash. Pero iba pa rin talaga yung feel na maratanggap mo. Yan, yan yun po, pag mas marami na kaming sasakyan at mas marami na kaming staff, kahit saan so, ako nga nagsasabi kay tatay. Oo, gustong-gusto namin kayong mapuntahan dyan sa Romblon. Sabi ko kay tatay, ako na maghahatid pag outside Metro Manila, ayaw. May Pangasinan, di ba? Oo, may Pangasinan tayo, Bulacan. Gusto po namin, kaya lang. Hindi pa kaya ngayon. Kanina may lumapit sa akin, Cavite, pero dulo ng Cavite. So tingnan natin kung paano natin siya matutulungan. Mm-hmm. So meron tayo dapat na isa pa pero mukhang hindi na aabot. So ngayon susunod po sa amin dito sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani ang Double K, Serbisyong Bayan Double K Kalusugan Kabuayan. Pero yan po ay sa Flash TV, online TV po, TV channel. Kasama po ang doktor ng bayan, si Dr. Roland Mendiola. At ang pag-uusapan po dyan, kaya huwag kayong bibitiw, tonsillitis. Mm-hmm. Ngayon naman, andyan na siya? Already na ba sa Action Center? Kumustahin natin bago tayo magpaalam, no? Kumustahin natin ang sitwasyon dyan sa Action Center po ng Serbisyong Bayan. Naroon, nandoon at naghihintay si Cheryl Red. Magandang umaga, Cheryl. Yes, magandang umaga, Miss Lady I, and kasamang Tess sa ating mga televiewers and sa ating mga listeners. Sa ngayon po ay ongoing ang ating renovation dito sa ating opisina. Oo. Ito sa ating Action Center po. Kung naririnig niyo po ay may nagpupukpuk dito sa aking likuran. Ayan, medyo ayan, kahit nasunog na po yung aking report, so itutuloy ko pa rin po. Ayan, medyo malapit. Ayan, medyo malapit na matapos itong taas, no, Lady I and kasamang Tess. Ayan, bali nung isang araw ay bumaba na yung mga gumagawa, nung isang araw budo sa baba ay inuumpisa na. At ngayon ay continuous pa rin po ang kanilang gawa dito sa Action Center. Kahit po naglagay tayo ng announcement dun sa labas, ang ating mga kababayan ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagpunta nila at dahil sa kanilang mga hinihingang tulong. Dahil kaninang as of 6 a.m. ng umaga ay may naitala tayong 106 na mga kababayan natin na pumunta dito sa atin. Ayan po, madami-dami pa rin po. Sa ngayon, nagkaroon po tayo ng Lady I and kasamang test ng bagong setup. Bali, ang ginawa natin ay inilista na lang po natin ang kanilang mga pangalan at yung mga dokumento nila ay kinolekta na lang po natin. Okay. So, ganun na lang po muna ang ginawa natin dito sa Action Center. Mm-hmm. Okay. Yes po, at yan muna. Yes po, at yan muna ang buong update mula dito sa Action Center ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani sa DWIZ. At Flash TV, ako si Cheryl Red. Maraming salamat, Cheryl Red. Thank you. Okay, last na. Ito, bago tayo magtapos, pamigay na natin yung chicks ni tatay. Total, gusto naman niya ipamigay yung chicks. Oo. Diba? Ang chicks, ang tanging chicks na pinamimigay. Mm-hmm. Narito po, una sa listahan, Romaline Nasam Espina. Ang pangalawa, si Vilma Villotes. Ang pangatlo ay si Joey C. Josie. I love it! Yan. Ang pang-apat, Juliet Cabos Dumogan. At ang pang-lima,
ay si Jane Esto. Jane Esto. Yeah. Okay. Uy, ito, pagbigyan na nga natin to. Umiiyak na dito si Leticia Costanyares. Umihingi siya ng bigas. Isama mo na sa bigas, Asha. Okay. Ayan. Okay. So, ang bilis ng oras, 10:59. Kahit gusto pa namin magtagal ni Tess dito sa programa, magagalit. Ang susunod po, Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Topacio. At syempre, kasama po si Miss Zaldivar. Diba? Trix Zaldivar. Tama? Ayan. Uy, happy birthday, Cheese! Kala mo nakaligtas ka. Opo, meron po siyang papiging. Punta lang po. De joke lang. Happy birthday, Cheese, ang ating senior. Ayan, senior cameraman. De, kaibigan natin yan mula pa sa Kapamilya Network. So, Tess? Ayan. Sa ngalan po ng ating Tatay Rani, ako po ang inyong kumaring Tess Nator. Maraming salamat at magandang umaga. Ito naman po si Mel Reyes, ang inyong Lady I. Pansamantala magpapaalam. Siyempre, babalik po ako sa Wednesday kasama ng ating Tatay Rani Ludovica dito po sa Servisyong Bayan ni Tatay Rani sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Magandang umaga, Pilipinas! Muling magbabalik ang Servisyong Bayan ni Tatay Rani.